Magandang araw sa inyong lahat! Ito na naman ang inyong Ate Mai and welcome dito sa aking channel! Kamusta po ang lahat? I hope okay lang po kayo dyan, saan man sulok kayo ng mundo nandoon ngayon. Ngayong araw na ito ay mag-share po ako sa inyo ng isang uri ng pampaswerte. Ano po ba itong pampaswerte na i-share ko po sa inyo? Napakasimple lang po. Ito po ay katulad din ng karaniwang pampaswerte na ginagawa natin. Yung mga ibang na-share ko po sa inyo, katulad din po ito. Ang maidudulot nito ay para makapagdulot din po sa inyo ng swerte. Alam naman po natin na ang pampaswerte ay iba't ibang klase po yan. Ano po, iba't ibang pamamaraan po ng paggawa. Pero, in general po, isa lang din po ang naidudulot nito sa atin. Ang makapagdulot sa atin ng maraming swerte, ano po, maraming biyaya. Maraming magagandang oportunidad sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating mga anak. So, iyon po ang naidudulot ng mga pampaswerteng ito sa ating buhay. At upang maging epektibo po itong mga pampaswerteng ginagawa natin, syempre, nasa paniniwala po natin yon at pananalig natin sa Panginoong may kapal kung paano po ito e-epekto sa inyo. Ano po? So, bago ako magpatuloy dito sa aking sharing na ito, gusto ko muna magpasalamat sa inyong lahat sa patuloy niyo pong pananood sa aking mga video. Kung kayo po ay hindi pa nakaka-subscribe dito sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na pindutin ang subscribe button, ganun din po ang bell button para lagi kayong updated sa mga bagong upload ko. At kung kayo po ay naniniwala sa mga ganitong klase ng usapin, maraming salamat po. You deserve to get more swerte kasi naniniwala ka at positibo kang tao. Ano po? Pero kung ikaw naman ay hindi naniniwala, pwede mo pong skip ang aking video at maghadap ka na lang ng ibang mga video na gustong-gusto mong panoorin. Kaysa naman mag-stay ka dito, mamaya mag-comment ka ng di maganda, hindi naman po mabuti iyon. Ano po? So, eto na. Ano po bang kakailanganin natin dito sa pampaswerte na gagawin natin ngayong araw na ito? Mga ngailangan po tayo ng asin. So, any amount po ng asin. Pwede po ang isang dakot na asin or ilang kutsarang asin. Depende po kung ano bang klase ng paglalagyan nyo, kung gaano kalaki ang paglalagyan nyo. Ano po? Pero make it sure po na glass po ang inyong paglalagyan at hindi po plastic. Ano po? Bakit po ba natin nilalagay ito lagi sa glass? Alam ko yung iba nag-iisip dyan. Bakit ba lagi na lang sinasabi ni Ate Mai, glass? Alam nyo ba? Bilang pagrespeto na po sa ating mga pampaswerteng ginagawa. Kaya gusto ko po, kapag ako ay nag-share sa inyo, gusto ko ilalagay nyo sa glass. Mas maganda po talaga sa glass. Bilang pagrespeto po sa ating mga pampaswerte na ginagawa. Ano po, malinis na siya, matibay pa siya. Para mas lalong maging epektibo po yung inyong pampaswerte na gagawin. At bakit po ba asin ang ating gagamitin sa pampaswerte? Alam naman natin ang asin ay ginagamit natin bilang pang-proteksyon o pang-ontra. So, kaya meron tayong asin para ma-proteksyon na nito o makontra nito kung ano mga negatibong enerhiya na pumasok dyan sa bahay nyo. Ano po? At imbis na negative, positive energy po ang pumasok dyan sa bahay nyo. Dahil gagamitan po natin ito ng laurel din. Ang laurel po ay para makapagdulot sa inyo ng swerte. Ano po? So, kapag pinagsama nyo po ang asin at laurel, magandang kombinasyon po kasi papapasukin ito ang mga positibong enerhiya dyan sa inyong bahay, mga swerte na gusto nyong ma-receive, at itong asin ay pro-protektahan niya itong mga positibong enerhiya na papasok dyan sa inyong bahay. Ano po? Hindi po ito basta-basta na lang ang mawawala sa inyo. Itong mga swerte na darating or idudulot nitong laurel na ito kapag ginawa nyo dyan sa inyong tahanan. At syempre, gagamit din po tayo ng ayan, coins. Any amount ng coins. Bilog man yan or ganito ba ng kanyang tsura. Basta coins po siya. Any color din po. Pwede din po. Ano po, kung kayo po ay nasa ibang bansa, pwede nyo pong gamitin ang currency ng inyong coins diyan. At wala pong problema. Kung sa Pilipinas naman po, mas maganda po yung mga tigpipiso, tigto 25 centavos, mas maganda din po yan. Kung sama-sama po sila, mas okay din po. At the more na coins ang gagamitin nyo, mas lalong maganda po. Ano po? Bakit naman coins? Siyempre, pera po ang ating hinahangad at inaasam-asam na makamit. So, gagamit po tayo ng coins. At ito na nga, ang pamamaraan po na gagawin natin dito sa ating pampaswerte na ito, kumuha po kayo ng asin, ilagay nyo po sa clear glass or any babasagin na meron kayo dyan sa inyong bahay. Ano po? And then,
Yung laurel na gagamitin po natin dito ay wala pong isinasaad na bilang. Kahit ilang bilang po ng laurel ang gamitin nyo, pwede nyo pong ilagay dito sa baso na to. At make it sure po na bawat laurel na ilalagay nyo po ay susulatan nyo po ng inyong wish. So, isa-isang laurel, isang wish. Kung halimbawa, ang wish nyo ay para sa trabaho nyo. So, ilagay nyo work or trabaho sa Tagalog. Ano po? Kung ang inyong wish ay para sa anak nyo or ilagay nyo son o daughter o kaya anak. Kung ang inyong wish ay para sa asawa nyo, ilagay nyo husband or asawa. Or kung ang inyong wish ay para sa negosyo nyo, ilagay nyo negosyo. Yun lang po, direct muna tayo sa paglalagay ng ating mga wishes dito sa laurel. Kasi po, habang ilalagay po natin ito, itong laurel nito dito sa asin, doon nyo po sasambitin ang inyong mga wishes. So halimbawa, ang wish nyo po ay sa negosyo. Nilagay nyo dito sa laurel, negosyo. Habang isunusok-sok nyo po dito sa asin, dito sa baso na may asin, sasambitin nyo po or isa sa isip nyo po, ano po ba ang wini-wish nyo para sa negosyo nyo? Halimbawa, wini-wish ko sa mga negosyo ko na pagkalooban ako ng maraming customer, na maraming benta, magtagumpay ako sa negosyo ko, yan po ang inyong i-wish. At pakiusap po, pag tayo po ay nag-wish, iwasan po natin ang magsalita ng sana. Ano po? Kailangan direct po palagi tayo pag tayo nag-wish. So, halimbawa, para sa anak natin, o mag-aral na mabuti ang anak ko, magsumikap siya sa buhay niya, magkaroon siya ng magandang trabaho, makatapos, or magka-honor, lahat ng yan pwede niyo pong i-wish. Ano po? Kung halimbawa, nilagay niyo ay money, o magkaroon ako ng maraming pera, makabili ako ng mga gusto ng mga anak ko, maibigay ko sa kanya mga pangangailangan nila, or kung health, magkaroon ng magandang kalusugan, lahat po iyan, iisa-isahin nyo po iyan habang isinusok-sok nyo po dito sa asin. So, maliit lang po itong lalagyan ko. Pwede pong mas malaki pong lalagyan ang inyong paglalagyan para mas marami po kayong laurel na maisok-sok. Ano po, mas marami po kayong wishes na magawa. At itong asin naman po, siyempre, ilalagay po natin. Kapag nailagay na po natin itong mga laurel na ito, patindig po ang paglalagay niya. Ano po? Kapag nailagay na po natin yan, so ilalagay din po natin isa-isa. So make it sure kapag nilagay niyo po ang coins, kailangan nakatindig din po siya. Ano po? Kaya advice ko po sa inyo, maggawa po kayo sa malaking lalagyan para marami po kayong may lalagay na coins at saka laurel. Ayan. So, kapag nilagay nyo na po iyan lahat, saan nyo po ba ito ilalagay? Siyempre, ilalagay nyo po ito din sa inyong altar kung meron po kayong altar sa inyong bahay. Kung kayo po ay nakikiupa lang po at kwarto lang po ang inyong tirahan, pwede nyo pong ilagay sa loob ng inyong kwarto. Ano po? Kung kayo po ay nandiyan sa ibang bansa, katira kayo sa amo nyo, pwede naman po sa inyong cabinet kung gusto nyo ilagay sa inyong cabinet para hindi makita ng inyong amo or ng inyong kasama diyan sa trabaho, wala pong problema, basta i-keep nyo lang po ito diyan. At kung sakasakaling man po na isa dito sa mga isinulat nyong wishes ay mag-granted, ang gagawin nyo po is papaltan nyo po ulit itong laurel na ginamit nyo. Hindi nyo na po kailangan palitan itong mga coins na inyong inilagay dito. Ang papalitan nyo lang po ay ang laurel na ginamit nyo po. Ano po? Magsusulat na naman kayo ng mga panibagong wish nyo. Isusok-sok nyo na naman po dito sa asin. At paalala lang po, nakalimutan ko sabihin kanina, kailangan naman yung asin na gagamitin natin ay pure na asin po. Ano po yung purong asin? Para mas lalo pong epektibo yung ating gagawin na pampaswerte. So, ito pong pampaswerte na shinare ko ngayong araw na ito. Gagawin nyo po ito every Martes at Biyernes po. Maswerteng araw sa paggagawa ng mga pampaswerte, spell, ritual, or pangontra. At make it sure po na kapag tuwing sasapit po ang full moon, ilalabas nyo po ito, pasinagan nyo po ito sa sinag ng buwan upang ma-energize po palagi ang pampaswerteng inyong ginagawa at inilalagay dyan sa inyong loob ng bahay. Ano po, yun po ay makakatulong para ma-energize po mga pampaswerte nyo at patuloy na makapagdulot ito sa inyo ng swerte. Ayan. At paalala din po sa lahat, sa kabila po ng paggagawa ng mga pampaswerteng ito, kailangan naman po sipag at tiyaga din po. Ano po, para ma-receive natin lahat ng mga kasagutan dyan sa mga pampaswerteng ginagawa nyo.
mga swerte na inaasam-asam nyo po. Ano po, hindi po ito idadaloy sa atin kung wala po tayong ginagawa sa buhay natin. Kailangan matuto din po tayong kumilos at magsumikap para patuloy na idulot nito ang swerte sa ating buhay, sa ating bahay, at sa ating pamilya. Ano po? So, kung kayo po ay may mga katanungan, mag-comment lang po kayo din sa aking video na to at i-reply ko po kayo as soon as free po ako sa trabaho ko. Mahari naway makatulong po sa inyo ang aking simple sharing na ito. Kung nagustuhan niyo po ang aking video ngayong araw na ito, please don't forget to give me a like. Ayan. Magkita-kita po tayo hanggang sa mga susunod kong video. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone. Bye-bye po.